Magandang umaga. Meron na naman tayong masarap na ulam na gagawin ngayong araw nito at gaganda ang araw natin. Siyempre pa, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng kakaibang timpla naman ng fried chicken. Ito yung Korean fried chicken. Okay, so simpleng-simple lang ulit ang gagawin natin. Mabilis lang yung mga ingredients, madali lang bilhin sa market. Okay, so ang gagawin natin, so kahit anong part na manok pwede natin gawin. Pero ang gagawin natin ngayon yung chicken wings. Okay? So, ang gagawin natin para mas crispy yung skin niya is lalagay natin siya sa flour, tapos egg, and then flour ulit. Yan. So, dinip na natin to kaninang chicken natin. So, ipa-fry na natin siya. Yan. So, kung gusto niyo haluan ng ibang spices, pwede rin yung lagyan ano yung flour natin or yung chicken. Pwede natin siyang i-marinate. For example, yung flour, lagyan natin ang gusto natin onion powder, garlic powder para mas malinamnam. Yan. Pero ngayon, gagawin ko lang yung simple kasi ang magpapalasa sa kanya, yung gagawin natin na Korean paste. Yan. Kumbaga sa American style ng buffalo wings, ito naman, Korean style. Yan. So of course, ang gagamitin natin ingredient, main ingredient natin sa paste natin is yung gochujang or yung Korean chili paste. Okay? So ingredients natin ngayon, again, para sa akin kasi yung mixture ng flavor, yung saltiness, sourness, bitterness, yun yung tinatawag na umami o yung linamnam. Okay? So mixture ulit tayo ng flavors. Meron tayong gochujang, magko-contribute siya ng anghang dito sa ating mga wings. And then, of course, nilagyan natin ng barbecue sauce para sa sweetness niya, dun sa tangy flavor. Okay, lagyan na natin yung oil. Yan. So, mapapansin nyo, hindi natin ginamit yung butter para pang-fry kasi madali siyang masunog. Yan. So, lagyan natin siya ng onion and garlic to add more flavors. Yan. So, yung gochujang kasi, no, sa Korea, pa halos yan yung ginagamit nila sa mga putahe na niluluto nila doon. Almost 80% ng putahe nila sa Korea is mayroong gochujang. Okay, so lalagyan na natin yung gochujang or Korean chili paste. Yan. And then, yung barbecue. Kahit anong barbecue sauce, pwede dito. Yan. So, kailangan siguraduhin natin, baliktarin natin chicken natin pag okay na yung kabilang part. Yan, kitang-kita nyo naman ano, yung crispiness niyan. So, importante kasi pag nilagyan natin ng sauce yung mga fried chicken natin, kailangan may sauce na siya pero crispy pa rin. Yan. So, nakita nyo yung way ko ng paano naglagay tayo ng coating niya. It's what you call sa dry, wet, dry. It's a flour, egg, then flour ulit. Okay, so lalagyan na natin dyan yung butter. Pampadagdag linamnam at the same time para mas yung glaze ng natin, wings ay mas masarap. Then honey. Yan, additional sweetness and glaze. Para hindi lang masarap, pati itsura niya maganda. Yan. Yan. So, mabilis lang itong gagawin natin. Kung gusto natin, lagyan natin ng additional pepper. Kung gusto nyo mas maanghang or salt. Yan. Tapos, tikman natin. Pero dapat yung heat na apoy natin, huwag masyado malakas kasi masusunog siya. Kasi meron siyang butter saka yung Korean chili paste. Yan. So, hintayin lang natin maluto yung chicken. Kitang kita yung crispiness, go yan. Hintayin natin maging golden brown. Okay, so tutunan na yung natin. So, hintayin na lang natin yung chicken. Yan. So, para meron naman tayong kakaiba, no? Na chicken na pwede natin dalhin sa mga parties, mga potluck, may handaan, ayan. So,
Okay, nalalagay natin siya dito. Ito-toss natin siya. Yan. So again, ano, pwede rin hindi wings. Pwede rin ibang part ng manok. Yan. So, ihahalo na natin siya para mag-glaze. So, ano din, pwede rin natin itong gamitin. Hindi lang chicken. Pwede rin siyang ma-fish fillet. Yan. Now, nag-glaze na natin siya, pero crispy pa rin. Yan. Okay. So, tapos na ang ating Korean fried chicken. Lagyan na natin. So, kung gusto nyo mas spicy, mas okay kung lalagyan natin ng labuyo sauce or siling labuyo. Blender lang natin. Tapos, ihalo natin sa sauce. Yan. Tapos, buhos natin. Yan. Ganun lang kasimple. Wala pang 20 minutes. Luto na yung ating Korean fried chicken.